ngayon, makikita na natin ang talino ng ating mga coaches this game number 3. Deciding game na po ng ating last series of the night. It's Minana Evos in the blue side. Red side naman para sa Blacklist International. Mukhang Hacker Miles na naman ang ating makikita. Oh, wag na wag na. Ay, oh! Oh, so parang feeling ko dito sa Minana Evos worthy eh. Ni, okay lang sa akin kahit kala mo ako maglalaro. Pero hindi na ako magugulat kung kukanin yung Fred Green. Narinig ko na kasi. Pero sasabihin ko sa Rafaela. Uy, okay. Fred Green. Pwede nila nakawin. Ako, tingin ko, sina coach, fight the hill with the hill eh. Pwede, tas yung maganda din kasi Arlott sa kanila eh. Magandang okay. Bagay kay Haji. Haji Arlott, no? Arlott parang unstoppable din si Haji kanina sa mga set-up plays niya. So, pwede ulit. Ayan, Arlott. Ang kinagandahan dito, it could be Edwards Hero. It could be Hero deck for Haji. At mukhang Nathan ang talagang most contested hero para dito sa ating dalawang teams. Oh, mukhang pinag-aagawan si Nathan, no? The Roger is still open if gustong kunin ito ng Minana Evos, pero medyo malayo ito sa gusto nilang gawin na late game scaling talaga. Isa si Roger sa mga kayang mag-power spike ng maaga. Kung yun naman ang kanilang plano ngayon, baka oras na. Ibang miles naman ang makita natin. Biglang panggulat, no? Oh, baka biglang may tinatagong take real ba? I'ma do my own thing na pala. Oo. Actually, ginagamit din talaga. Alam ko may one time na nakakita tayo kay Miles ng Arlott. Oh, ayun na, Rafa pa rin. Tsaka Claude. Ito ang kailangang bantayan ngayon ni Oheb. Kasi pag nagamit niya agad yung skill niya na parang nanggugulat ng ibang players, dapat prepared siya pagka may pumasok sa kanya na Claude anytime. And back siya ang jungler dito ng Blacklist. Baksha pick para ngayon sa Blacklist, at least kahit papaano mabibigyan itong healing. Ready na si Nabon dito, parang sabi nila, teka lang ha, kanina kasi wala tayong pang antay na skill, nalaasa pa tayo sa item. Ngayon mid game pa lang, meron na ang Blacklist International with the ultimate na meron yung Baksha. At sanay na rin si Sensui gamitin itong Baksha, no? Kapag hindi siya nakakapag-akay, Baksha was always one of the second or third options. Kaya naman komportable ang Blacklist dito. At tatanggalin naman nila ang Novaria. Kumbaga parang yung vision late game potential kasi kakaiba kapag may Novaria ka. Oh, tsaka yung vision din kapag hinahanap ko nasa yung ano, yung Nathan parang sa late game. Isa sa mga nagpahirap kasi kanina sa isa team is yung kung nasaan yung Nathan. So ngayon na Vexana, pinapanggalan din hero si Lancey. Although open pa naman dito yung mga Odin, Paramis, Vexana, at talagang naging traumatizing yung ano. Pakito kanina ng game 1. Oh, ayaw siya. Game 3, wag na lang. Kahit papano. Gusto ko yung... okay, this time. Okay, Louie naman. Oo, sila ulit. Pero gusto ko yung respeto dito ng Minana kaya Agent Zero. Ha. Nasisira yung gusto nilang mangyari kapag nabigyan kasi si Edward ng ultra damage type eh. Yung tipong kayang gumawa ng play mag-isa. Uh-huh. Yun yung Pakito at saka yung Benedetta eh. Tsaka mahirap hulihin ng Louie kasi yung mga heroes na yun. That's true. Signature din kasi ito parehas ni ni Edward. Kung babalikan natin yung ginawa niya all the way back in Season 7, his first regular season MVP was actually on that Benedetta pick. At ngayon, last two picks for the side of Minana Evos, naghahanap pa nga sila na kanilang XP laner and potential mid laner. Kailangan nila dito. Mas maganda kung may crowd control din. Bayo dito. Oy, oy. Parang basically same. Baliwan na to ng diversion. Oo. Ay, oo nga, no? Nakawin yung diversion, pero pwede rin kasing nakawin yung Arlott. Oo. Ang daming pwedeng nakawin, men. Oo nga. Pwede na nga sila dito mag-Minotaur. Minotaur tas final slash. Kung gusto na nilang talagang baliwin yung kalaban nila. Pero, tinan natin. Arlott and Terizla sa laning. Parang same sa clearing ng minion wave. Pero iba pa rin kapag kayong nakakapag-dash from time to time yung iyong roamer. Ano kaya pupunin nila dito? Okay! Nilagay nga nila sa ano XP yung Arlott. This is a big change para sa side ng Blacklist International dahil ito yung matatawag nating parang advanced na rock, paper, and scissors, no? Yeah, kapag yeah. Meron kang sustain lineup, you always want to go all-in. Yung tipo na bago pa sila makapag-sustain, hindi mo na kailangan mag-poke yung recta Gina agad. And nothing speaks more as all-in than Kaja. Yeah. Ito yung tipo na pag may nahila ka na with that 1.5 second na may hinihila, kailangan Gina to. Yeah, which is
naging formula din ng Black Ops International earlier nung meron silang nung game 1 nung meron silang Barats. Uh-oh. Yung tipong okay dead sagad tapos yung Pakito dead sagad ngayon. Basic na basic, pilian mo ng Kaja, tanggalin mo yung isa, wala nang maihil yan, and yun yung kailangan nilang plano. Go for that burst. Oh, at saka yung parang concept kasi diba kanina, parang ang dami lang gustong targetin na hero. Tapos parang hindi nila na se-secure yung kill. So with this suppressed type of crowd control, mas magiging madali para sa kanila. Kailangan nila targetin talaga si Spider-Miles sa gitna ng teamfight. Kasi yun yung ano eh. Yun yung nagpahirap sa kanila kanina eh. Kasi paano mo nga naman ma-se-secure yung kill kung meron lagi nag-heal? Tsaka yung movement speed din talaga, yung tipo na pagka heavy spin, napakabilis tumakbo. This time around with the Rafaela once again para kay Spider-Miles, ay panigurado mahihirapan na naman ang Blacklist International humanap ng kills na mabilisan. But this time around, of course, they have the Kaja na kayang magpabilis ng mga bagay. Flicker in, naka-quantum charge, kayang-kaya, flicker divine judgment, at ang pinaka-best target, pinaka-na-best pa mo para dito sa laban na to, I think is Lancey, kasi sobrang basic na kayang i-burst yan ng kahit sino, even saktong-sakto yung Nathan kapag merong divine judgment. Entropy, first kill, second, pasok, burst agad, yun ang plano ng Blacklist. Oh, grabe. Grabe. Nanakaw? Retrihan na agad. Retrihan na agad ang galawan. At kung memorize ng Blacklist at Mirana ang galawan ng isa't isa, memorize din naman din yung dapat gawin ng Blacklist kanina. May combo pa. May combo pa yun eh. First kill, bato, ganun. Kasi iniisip ko ako yung Nathan eh. Pero si Kelwan yan. Pero ano kasi dito para dito sa mga players natin or actually even for Mirana Evos, kailangan lang talaga ng layering of skills. Actually, ganun din na dito kay Haji and Yue kasi, okay, mga pokes lang muna. Saktong sakitan lamang dito sa mid lane dahil lalabas na rin ang pinakaunang pagong ng laro na ito. At mukhang lamang naman sa pwesto ang Mirana Evos at nasasaktan na rin si Edward on this series the matchup. Ang galing ni Udo Huming, sinasidestepan niya yung balik nung... May natutunan ka na naman, Manjin! Feeling ko, discovery ito ni Manjin. Pwede pala yun. Buti na lang nanonood tayo. Ng FPL. At sa mga nanonood dyan, comment nyo rin kung sino sa tingin nyo. Last game na to. Last game na. Kunin nyo na yung chance nyo manalo ng 1,000 diamonds. Kung ako sa inyo, i-comment nyo anong mga natututunan nyo. Kasama yung hashtag ng team na sinusuportahan nyo. Kasama yung hashtag. May question of the day pa nga tayo. Anong gagawin mo sa $3 million? Yun na nga. Pwede mo rin sagutin yun. Tama. At pwede rin naman simula ng Mirana Evos ang pangalaang unang pagong ng laro na to. Edward magle-level 4 na. Final stash available! Alright, si Spider-Man nga na binabanatan niya. Pero this time hindi tayo late game dahil nilati ko ni Aji. Si Spider-Miles. Wala kayong kill para sa side ng Mirana. Pero si Edward pa makakuha ng kill. Ace and dead ang maiiwan. At doon lumamang ang Blacklist. Tatlo itlog plus turtle. Blacklist ngayon lamang ng 1,000. Sobrang ganda na naging positioning dito. We have to commend yung final slash ni Edward. And by the way, pag si Yui gumagamit na Lulu, alam mo yung nakatayo lang siya, kalmado lang siya na. Okay, may chocolate pa yata sa dami. Oh, flicker in. Oh, napabimay, napabilis ang pindot. Buhay ang bata. Ni Doming dito at buhay si Kelwan. Kung hindi lang tinamad si Dexter ng isa. Sabi ni Dexter, pagod na ako, Kuya Doming. Oo nga naman. Masyadong sanay. Minsan kasi kapag cloud ka, sanay kang pumindot ng BMI. Tapos may isa pa, di ba? May isang banat pa si Dexter. May isa pang banat. Grabe, ang sakit na ni Doming. Pero pati ni Doming dito, this is gonna be a huge problem for Blacklist. Just in case, umabot tayo sa late game, Claude. Okay. So, may kita natin dito in terms of... Medyo lamang naman dito si Dome pagdating dun sa items. Pero dahil din yun sa mga pagpitik niya kanina ng mga skills against the players of Blacklist International, parang nakita nila yung threat kay... alam nila yung threat sa Nathan. Sila yung gumamit nito kanina eh. Oo. Sabi nila pag umabot ng late game to, medyo mahihirapan tayong hanapin. Yeah. At si Ohep ay may history din sa paglaro ng Nathan. Yep. Medyo one of the most played talaga para sa kanya. Kanina nakita natin yung game number 1 kung paano siya naging sobrang tapang. Ngayon, pumaprotekta na si Shinsui. Alam na ngayon ang Blacklist. Teka ha, laging dyan sa gold ang laban ha. Tsaka gusto na bigyan ng space dito si Ohep para makapag-plato.
Basta golden plates, nalito na ako, plato, oh. Platito, planggana. Pwede na. Kasi, kumbaga parang platito para sa plato. Oo. Nakakuha ng gold ang Blacklist International, kaya naman lamang na siya ang 2,000. Pero Edward, okay. May hila si Lancy, ha? Si Lancy, binabanatan niya. Flick out para kay Edward. Merong Cyclone ID ko makawala. Pero may good gossip at may taunt na meron si Kaizen. May ultimate pa si Kaizen. Ipabanat dito kay Edward. That is a free pick para sa side ng Minana. Si Sandlinger at si Haji, BMI out. What a dodge mula kay Domeng! Kamunti ka na. Alam siguro dito ni ano ni Domeng na magte-trade sa may top lane, kailangan maging maingat ka. So naging trade lang dito na Blacklist International during that moment was the turtle objective because of the buy time. Oh, eh, bottom lane. Oh. Ano, masakit na yung mga planggana. Oo, nag-aano lang, sakitan lang sa may bandang baba. Pero grabe yung instinct to ni ano no ni Domeng. Ni Domeng, kumbaga, hindi pa nga flicker yun eh, BMI lang eh. Nagiinit. Ang ganda kasi nung laro niya kanina eh, may momentum talaga eh. Minsan kapag after that type of game, madadala mo pa yung init ng adrenaline pagpindot rush. Mo. Ganun ka ba? Minsan, napapanood ko yung sarili. Madalag siya manood ng MPL, kaya nagigets ko eh. Oh. Buti na lang, nanonood tayo ng MPL. Yeah. Dami talaga nating matuturunan dito. At this point, Minana Evos, tatlo ang kanilang pinadala sa gold lane. At mukhang magre-respond naman ang Blacklist International dito. Oh, kailangan talaga nilang ingatan din dito si Oheb as much as possible. Mahila. Ay! Oh my glove, mahila. Counter hila, blazing to it! Sabay si Aji dito, magka-counter heal ba? Mukhang hindi na, mukhang yun na pala. Dahil ang ganda ng third person, okay na rin si Aji dito. Uy! Pero nandoon sa likod si Kaizen, na-taunt yung dalawa dito. Kaizen susubok dito tumangkaya, magsi Shinsui nandito na din, roll out. Sinong babanatan ni Shinsui? Na-taunt? Okay. Hindi pala natutaunt ang umiikot na... Natrumpo. Pero then again, makakabawi ang Blacklist sa bush. Express delivery mula kay Yue. Akala ko wala nang magre-respond doon sa Haji. Sabi ko, ba't nandito pa siya? Yung pala, mayroon pang dadating. Biglang nandong pala, mala anime on your left. Akala ko rin eh. Akala ko nga ma-outplay si Haji doon kasi tatlo yon na hinarapan niya. Great call though para sa side ng Blacklist. Maganda diversion. And speaking of diversion, naka-enchanted talisman na si Yue dito. So expect na talagang... all over the place ang mangyayari dito sa Blacklist International in terms of the play. Okay, susubok ngayon si Kurt umarap. Oh my G, this is a... Grabe talaga yung Louie, ano no? Louie Arlott. Nakabigla. Sa sobrang bigla nga, kung si Arlott kulot, pati boses ni Chantel may kulot. Pagka ako may makakalaman ako sa RJ, hindi ako mag-ano. Huwag na lang. Huwag na bigay, no? Oo, mahirap. Pero ang inaabangan natin dito for Minana Evos yung... penalty zone ni Kirk na bigla ang 5-man nawala. Hinihintay pa sa natin. Na. Domeng though. Papanatan si Domeng. Hila. Yun ang gusto ng Blacklist International. Part 1 ng paghila kay Domeng. Imagine mo, kakatapos mo palang mag-objective. Nagpupush ng matiwa sa iyong gold laner sa baba. Tapos bigla mong susugurin ang... Sinabi natin na grabe yung cooldown. Ano? Parang sino makakapag-isip na, hindi ka ba napapagod? Parang gano'n. Hindi ka ba napapagod yan? Parang binabangungot. Ito yung pangungot ng gold laner eh. Yung may Louie, pati na rin, anong pangalan nito? Divine na Judgment. Si maganda yung combo dito. Kasi parang pagkalabas din ni Yue sa diversion niya, naka-ready na rin agad. Yung parang sure na tumatama yung skills. Kung ikaw si Domeng dito or si Lancy, huwag kayo papakita talaga. Or even si Spider Miles. I think ang pwedeng gawin na Minana dito, i-bait lang lagi si Kaizen. Oo. Kasi siya lang yung may chance ang mag-survive. Pero I doubt na i-divine judgment yan. Hindi. Pag hinila mo, magpapasalamat pa yan. Oo. At sa ngayon, no, hinihintay na naman natin ang sunod na diversion play na bumula kay Yue. This time with 6 assists, 100% kill participation para kay Yue. Alam mo, maganda pang counter dito ng Minana Evos, yung Holy Blessing, Holy Baptism, rather ni Spider Miles. Kasi diba, aside from... nagkaroon tayo ng idea na sa ganun kasi yung sinabi ni Manji na parang i-bait na lang muna si Kaizen. What if magkaroon ng diversion from Lancy na IMU tapos diretso Holy Baptism, tapos that's it. Oo ba? Parang labanan na ng mga stun, no? Oo. Kumbaga parang kailangan talaga timing. Oo. Yun yung pinakamahirap kasi tayong mga regular na tao. Tayong mga normies. Ay kapag tapos ang cooldown, iba, bato. Bato lang ng bato. Pero ito kailangan mo kasi. Ay, dami mo na talaga matututunan pag nanonood ka sa MPL. Buti na lang. Oy guys, sa mga sa nanonood dyan sa TikTok, i-power tap nyo yung left. Oo. Tignan natin, online pa rin yung Divine Judgment. Ayan na. Ito na. Ayan may, na. May lilipad na naman, Haji Air. Fake lang. Fake lang. May diversion din si Lancy though.
So pwedeng sumugod ang Minana. Pwede nga siyang ani, Lancy ng IMU tapos biglang diretso penalty zone si Kirk. Oo nga no. Combo. Oh, kasi walang yun pala, walang movement speed dito yung Blacklist International at unlike para dito sa kay Spider Miles, meron yung Holy Healing. Nakatay ang gagawin nila. Tignan mo yung kanan. Okay, nandun si Kirk. Penalty zone. Pero ang ganda ng entry mini. OHF dito. Nakaready dito ang side of Blacklist International. Abang si Lancy. Nandun din naman. Bumakanat lang ng mga strikes. Pero nako, nagkanakapan. Out para kay OHF dito. Magkakatabi ngayon. Apat na nandun. Papasok pa rin si Edward. Sugod pa rin pala. Si Edward yun pala. Double kill naman para kay Yue. Blessing 2-bet para kay Doming. Mawala ngayon si Yue. Bumabanat lang. BMI out para dito kay Doming. Tingnan natin. Ninabol pa rin siya ni Edward. Edward ngayon. Sabay. Ayun yung slash na gagawin ni Edward na humarap sa 3-2. 4-4-1. Lord secured din para kay Sinsui. At napakagandang team fighting na pinakita ng Blacklist. Sabi natin kanina, Firmina ni Evos, maganda yung IMU na diversion na nasi Kirk yung nasa loob. Pero na-reveal kasi. Oh! Ay! Inabangan eh. Inabangan siya. Inabangan si Kirk. Tsaka nasa labas siya ng bush. Ayoko. Nakita siya kanina. So parang siya nagulat din. Uy, teka. Teka lang, hindi pala ako INB. Oh, so nakita ko, diretso na lang penalty zone. So maganda yung reaction dito ng Blacklist International. Still, maganda yung even pag-secure ni Sensui sa kanyang objective. And looking at the itemization, meron na palang Holy Crystal din dito si Ohebe. Ang bilis pa naman. Ang sakit pa naman din talaga na Nathan. Oh, pero tignan mo, damage dealt. Si Yue ang leader this time around. Grabe naman kasi ang AOE damage. Mapapa-BMI out naman dito si Doming. Dedepensa naman ang Minana Evos. Ginawa na nila ito noong game number 2. Tatlong malupitang depensa at kailangan na naman nila gawin. 3-10 though. Nakaabang kasi ang Blacklist International kanina. So, let's see. Another huge defense. Even though alam natin yung Blacklist International kayang mag-take off, tinatapangan pa rin ni Doming. Okay, BMI out. Oh, nagamit yung Winter Transition during that moment. Ay! Okay, Divine Judgment. Tatamaan ngayon si KZ. Tot para kay KZ dito. Wow! Counter final slash. So may penalty zone. Ilabas na naman ni Kurt. Pero may mga healing na gagawin ang side ng Minana. Kaya sasaluin nila yung mga damage. Gusto sana ng Blacklist. Makakapitas pa nga ang hukbo. Nancy with the counter final slash. Good choice. Nakikita niyo yung variation. Parang dinedepende dito ng Minana Evos yung IMU. Kung ano mas maganda doon sa situation. So with that moment, yung final slash niya tsaka yung connection with the Kirk, yung kailangan nila for the next or for the succeeding team fights para dito sa ating game. 12 minutes pa lang pala, no? Pero parang ang dami lang nangyari para dito sa ating dalawang teams. May nasisense akong mag-online na naman yung Minana healing eh. Ang hirap nila patayin. Nakita mo kanina na a glimpse of a possible late game sustain na meron ng team na to. 12 minutes in talaga flask. The moment na may magka-flask as Chantel said, tsaka talaga nag-kick in ang healing galing lineup dito ng Minana Evos. And for this time around, Blacklist, damang pa rin naman sila. Pero hindi na kasi nila kailangan pang ipilit katulad nung kanina dahil may late game din sila ngayon eh. Meron silang Nathan. Oh, tsaka yung ano dito, parang kung sinong makukuha nung ni Haji with the Divine Judgment, mataas yung chance na instantly ma-burst nila. Or if not, na instant burst, meron Santo naman silang automatic kay na... Doming. Ayun. Kay Doming. Ay, si Doming. Wala siyang BMI. Ay, wow! Wala siyang BMI! Huli ka, bitches! Pero tuloy-tuloy. Nice Vico para sa side of Blacklist International. Yun yung kaya kailangan talaga ni Little. Pero labo pa rito ng side of Minana. Tingnan natin. Sinugol na decision to win. Pero counter ko para kay Edward. Oh, heaven! Final slash. Heal pa rin. Coming out from Minana. Nice save para sa Minana though. Pero si Doming ay nabigyan ng isa ng Blacklist. Parang wala na rin napuntahan si Doming no moment na yun eh. Naramdaman na niya eh. Kasi binato niya yung BMI pa rin. Hindi na siya nakano. Again, this is a suppressed hero. Pero hindi rin makakapag-vision yata yung side ng Minana Evos para mag-contest dito sa Lord. And this is going to be a luminous Lord in the hands of Blacklist International. Si Kaysen manatahila. And then, that's the immortality. Final slash divine judgment. Binigyan si Kaysen naman ngayon. Medyo malayo si Spider-Man for that heal. Pwede mong i-count na dalawang na pick-off ng Blacklist. Wow. At dahil dyan, lamang naman ang Blacklist from 5 to 7K. Immortality para kay Edward. Big push in the mid lane. Wala pang inhibitor turn na bumabagsak dito for the side of Minana Evos. Pero isang maling turn, isang maling hila. This could be it.
pero hindi nila i-GG. Oh, parang nila. Ang ano nila dito, comps na lang na minanaiwas is, depensa na lang natin doon sa may baba. Matake note na wala masyadong burst dito yung lineup ng minanaiwas. Kaya kailangan nila dito na tulong na kanilang mga inhibitor turrets as much as possible. Yeah. And we have the Divine Grave para kayo eh! Oh my glam! Makaka-out pa dito! Si Dome, makapag-BMI out! Okay, Venom is zone on the 3. Yung Lord and Endor na rin ang pumabanan. Patay! Ngayon, si Shinsui. Oh, no. Kina Shadow Strike na meron si Lancy. Meron pang Divine Judgment si Lancy ah. Pwede pa mag-abon dito ang side na Minana. Iko-cover rin nila. Diversion! Okay! Makakapag-out ang Blacklist. The greatest escape with the diversion play coming in from Yue. Namatayan man ng isa, nakakuha naman ang dalawang inhibitor turret for the side of Blacklist. But if you are Minana right now, nakita nyo na to kanina. Ginawa nyo na to nung game 2. Dalawa pang depensa at pwede nilang makambak to. Oh, parang same scenario, kailangan na talaga nilang magdikit-dikit. Pero kailangan muna nilang mahanap din si Yue, which by the way ay meron ding Winter Truncheon at saka Divine Glaive. So parang nangyayari kasi dito sa kay Yue, parang diretso na lang siya pitik ng mga skills. Kaya din siya yung second sa ating damage dealt and lagi silang magkatikit. Edward, Haji, and Oheb. Tapos si Yue, medyo may distance siya. Para if ever na merong ma-set upan, pipitikan na lang niya ng damage. Now for Minana Evos, maganda dito yung presence of mind ni Domen kasi may mga moments na pwede na sana siya mahuli lalo na sa last team fight. Pero nakapag-BMI ay out pa rin. Ayan na naman. Ay naku, nakita yun. Okay, fake lang. May vision din kasi yun. Oo, nakikita. Sabi niya, wag. Bago pa mag-transportation jutsu. May kita na. Kung baga nakita nila. Ay, tikit-tikit na! Si Shinsui dito. Divine Judgment kinamit na. Si Shinsui kumubuhay pa siya dito. Hindi kinamit yung Metal Zone. Pero makakuha ng kill. Si Domek. Lalaban na lang ngayon ang Blacklist International Final. Sweep hindi na tama para kay Edward. Magbak na ngayon ang Blacklist. Spider Miles. Harap ng onte. Minana this time. Ang nakakuha ng pick-off. Crucial pick-off ito para sa Minana Evos. Dahil mas makakapag-set up sila around the 16-minute Lord habang wala si Shinsui. Oh, kailangan mauna dito ng Minana Evos pero pwede nila ingat. Iangat muna nila yung Minion Wave para mas safe kasi yung Blacklist International dito mabilis na makakapunta sa mga position. So, yung Minion doon sa may taas, kailangan mag-flow siya. So, iba ang gagawin ng Minana. Parang maghahanap muna sila. Ang mga comps dyan usually dito, may lalabas dito. Oo. Fighting Healers lineup already grouping up. Yeah. At si Oheb ngayon ay nag-iisa dito sa bot lane. Pero kasama pa si Haji. Subok si Oheb ngayon. And coming in. Alright, suppressed. Divine Judgment para kay Yue! Yue! Nandito si Lance Blazing Duet para kay Doming! Okay, nawala si KL1. Pero Doming will hit your wow. Make a kill. Ang ganda ng immortality na meron. Para kay Scythe. Para Scythe. Kill one. Habang dito ang Blacklist International lapat sa musugod. Tumatak pa rin si Lancy. Healing galing para kay Spider-Man. Hindi na ito, go for sure ng Blacklist International. Pero sabi ni Lancy, sige ako na lang ang magiging sacrificial lamb. Ilalaman ko na lang to. Shadow Strike. Knockout. Pero buhay ang Blacklist. May TP pa man na gagawin si Yue. Sino nga abulin? Yung mid lane ay ipupush. 30 seconds out. Wala si Lancy. Wala si Doming. Libre yung Lord. Pero go ba ang Blacklist ng tapos? Go ba yung Blacklist ng endable call? Tignan natin. Mukhang ang call nila dito ay mag-push na lang. Pero mukhang i-clear na lang muna nila ang Minion Wave. Doon tayo sa EFAS. Doon tayo sa Lord. Blacklist International with that immortality play from Oheb. Makakalood ngayon. Oh, medyo talikado din kung ipilit nila. Kaya good decision to for Blacklist International. No, for Minana Evos, kapit na naman sa base. Kailangan nila depensahan. But good thing ito yung binanggit natin na naka-flow yung Minion Wave nila sa may top lane. So 8.8k gold lead para dito sa Blacklist International. Oh. Medyo mahirap. Sa Minana Evos, hindi ka tulad na iso kasi para ma-force sila, gagamitin ba ni Doming yung Blazing Duet para lang ma-clear yung Minion Wave? Sobrang lala na itong laban na to para sa dalawang team kasi nagkaka-outplayhan na lang eh. Nire-respeto nila ang isa't isa. Sobrang tinde nung immortality kanina ni Oheb na palalim si Doming. Biglang bumili, last second. Oo. Yung akaling Doming sure kill na sana, biglang na nawala pa. Oo. So we ngayon, nagda-drive na sa harapan na Minana Evos with the Lord Edward. Looking for that final slash. Meron naman flicker dito, wala pa pala. Kaysen! Happens si Kaysen dito, pero meron siya. Meron siya, immortality na dito pa rin naman yung Lord. Aba ma-active ngayon si Oheb. Ito yung damage shot na Minana. Pero ayun yung metal ni Zone on 2-4. Tignan natin, kulang ba ang damage shot na Minana? Wala yung Lord. BMI out para kay Doming. Ngayon, makakapag-killing spree si Haji. Tatapusin na ng Blacklist International. Tignan natin, Oheb. Meron pa siyang pagtapos. As a Blacklist will force this out. Blazing Duet is not enough. Finally, Blacklist will take a series win.
Nathan wins game sata if you're Blacklist International. At napakaganda na pinakita nilang aggressive mode this series against Binana. Oo, talaga hindi na rin nila tinantangan doon sa may bandang dulo. Si yung Whiptic na lang pitik ng kanyang vacuum. Tapos si Oheb, alam niya yung crowd control na kanyang hero. And we have to commend yung naging adjustment din doon sa mga heroes na pwede nang ilabas with the Arlott on Haji's hand na parang hindi nagbago dahil almost same yung naging performance ni Edward doon na sa Arlott. But kudos pa rin dito. Grabe yung naging performance din ng Binana Evos. Binana Evos definitely showed everyone kung bakit nasa playoffs contention pa rin ang kanilang squad. And even after this loss against Blacklist International, ay namang pa rin naman sila ng puntos against Blacklist. But this is a message to the league na kayang lumaban ng Blacklist even to teams seeded na mas mataas kaysa nila. At talaga nag-reset ang Blacklist dito. But then again, Binana fought really hard. Lalong-lalo na ng game number 2. Kaya naman palakpakan pa rin natin ang Binana Evos for that wonderful series sa ating star match of the day. I just have to say, no, iba pa rin talaga ang Fighting Healers. Excited na makita ang mga susunod nilang laban. Kailangan lang nila mag-polish ng mga late game calls dahil Blacklist International was ready for that. Kailangan na nga nating makausap dito ang Blacklist International, the victors of our star match of the day. Punta na tayo kay Hans Galleria and Mara Aquino. Everybody give it up for Blacklist International! Sensui, congratulations! Huge win para sa inyo, especially dun sa slump na naranasan nyo last week. Now, ano nga ba yung mga napag-usapan nyo? And what changed bago kayo sumabak sa larong to? Siguro po ano, nireplays po namin yung mga recent matches namin. Tapos ano, iniba po namin yung playstyle namin na dati na parang puro objective lang ngayon po ano. Napag-decidean po namin na makikipagsabayan kami sa pagiging aggressive na kalaban. Nakipagsabayan. Para mag-aggressive. May narinig ako dito, sumisigaw. Tama! That's exactly what they did. This time, Haji, game number 2. You can hear the support from all of the agents. It was an amazing match kasi pukpukan talaga, like team fight kung team fight yung nangyari sa game 2. It was indeed a tough loss pero nabawi nyo naman nung game 3. How was the transition like? Galing sa game 2 papunta ng game 3. As a team po ano, tingin po namin na ano, kaya po namin sila. So ano, inulit lang po namin yung ginawa namin nung game 2 na ano, naging aggressive kami ganun. Alright, so it's been the same answer, aggressiveness. Yan ang tumatak sa utak nila heading into the final match. Ito naman, Oheb, alam mo, ang tagal na kitang hindi nakausap. Si Oheb na lang. Okay, so dalawang playoff spots na lang ang natitira na pinaglalaban ng apat na koponan. So, may pressure ba kayong nararamdaman? What's going on with you guys? Kami, di naman kami masyadong pressured kasi ilang beses na rin namin napagdaanan yung ganitong pressure, yung ganitong spot na ano kami laging dinadoubt ng mga tao. Pero para sa amin, no pressure pa din. Ano. Mas pinipili na lang namin enjoying ngayon yung game kaysa sa masyadong isipin yung mga outcome. Sumisigaw talaga yung mga agent. Tama! Yun talaga yung sumisigaw nila eh. That's a nice mindset. At kita mo yung pag-enjoy nila sa laro. At actually, hindi na ako lalayo pa, Mara. Kasi itong katabi ko, si Yue, ang MVP ng game number 3. A 3. Congratulations, Yue. I'm sure na naririnig mo silang la. Isa pa, just in case la. Isa pa. Okay, so Yue. Yue, message mo sa lahat ng sumusuporta sa Blacklist International. Salamat sa pagsuporta sa amin lagi at sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ano, mas gagalingan pa namin lalo sa mga susunod na laban namin. Ibibigay ko naman yung mic kay Coach Bonchan. He wanted to say something. Coach, may kinukwento ka sa akin kanina. Kasi today is 4th birthday ng anak ko. And panay niya ako ni Gogo ko, Daddy, you always lose. So this time, panay ko na, this is for you, Evie. Happy 4th birthday. Happy 4th birthday, Evie. Happy birthday. Congratulations once again to Blacklist International. You may now take your bow. And take your walk of victory. All right, agents, let me hear it from you. Blacklist.
And today, they've broken the code. And you know what? I've heard from you, from Ohev, nung palakad pa lang siya na, na-miss niyang mag-victory walk. And hopefully, with their performance now, they get to do that a little bit more than often. And today, Coach Wonchan will go home on a happy note. Happy birthday happy birthday once again. Kay Evie, your daddy won today. At ngayon, we're gonna break that game down for you. We're gonna go back to our casters. Paso. Maraming salamat, Hans and Mara. And happy birthday din sa anak ni Coach Bonchan na si Evie. Happy 4th birthday. Saktong-sakto. Yeah. Yung panalo daw ay ino-offer niya sa kanyang anak. Yeah. Ang MVP ng ating laban, of course, ay si Yue with his phenomenal, naging napaka ng adjective eh, dito sa kanyang Yue performance. Oo, oh, ano parang Yue. Yue performance. Kasi napansin ko kanina, most of the time, di ba pagka Louie ka, as much as possible, gusto mo tumatama lagi yung mga skills. Pero kahit, eto, makikita natin sa highlights, nakatayo siya minsan eh. Na kahit siya yung tinatarget ng mga kalaban, nakadiretso lang siya na, okay, nakatayo lang ako kasi magkakaroon naman shield if ever na tumama yung mga skills. And really have to comment again the mindset of Blacklist International na siya naging dahilan kung bakit ang iba ang kanilang playstyle dito sa ating laban. Sabi nila, kailangan lang din palang labanan. Kung aggressive ang kalaban, kailangan lang din maging aggressive. Kaya naman tuloy-tuloy ang nakita nating initiation para dito sa Blacklist International. And kudos dun sa ano, biglang nilabas na Kaja. Yun yung nagpahirap din kay Doming sa late game. Kasi diba regardless, it's either Spider Miles or si Doming na pwedeng na-targetin dun sa may mga teamfights. At dumating pa sa mga point na actually kahit sinong ma-divine judgment ay nabibigyan na. Sobrang dali na naging buhay dito ni na Oheb kasi parang isinasalo na rin sa kanya yung mga pwedeng ibigay or pwedeng maging kill against them. And yeah, 10,000 gold lead pala for Blacklist International around the 18 minutes. So talaga naging dire-diretso lang sila during that moment at mahirap i-pull off yung Louie talaga. Pwede pa rin tayo dun sa mindset na pag may Louie, laki pa rin edge kasi yung mga panggulat na plays, pwede rin siyang ambition. Kaya naging very effective dito para sa Blacklist International. Yung ganang play style kasi most of the time, di ba, parang patented yung play ng Blacklist na objective tapos punta ulit sa mga ibang pwedeng kuhanin na pang-hubble dun sa mga resources ng ibang kalaban. So mapansin natin dito that for Oheb, naka-mystery shot din siya, kaya naging mabilis din lalo. Plus, yung weakness finder na slow. So, ang sakit na ng damage nung Nathan, meron pang slow. Tapos, meron ding crowd control. Yung mga players or mga heroes dito ng Blacklist. So, full item para dito sa kanyang Nathan with 725 KDA. Kaya naman siya din ang ating reach guy para sa ating laban na yun. At ang taas ng total assists ni Yue, by the way, doon sa ating naging laro, 14 out of 18. So, apat lang hindi niya nahawakan. Most probably, hindi niya nahawakan dun is yung mga solo kills pa sa may other lane. So, again, pag mga gantong ikaw yung rich guy, tas ikaw din yung carry, ibig sabihin yung conversion ng gold. So, dahil na rin sa mapinaka-composition dito ng Blacklist International, kita niyo yung difference pagdating dun sa damage taken na rin because of the burst ng isang hero ni Yue. So, yung mga pitik ng vacuum na sinasabi natin is na naging mahirap dito para side ng Minana Evos. At mahirap din talagang pigilan yung mga divine judgment na magagaling dito kay Haji. So, damage done for the game, 69.7k for Yue with stationary vacuums that he did. Even for Lancy, parang yes, mandami siyang pwedeng gamitin ng mga ultimates. Pwede siya dito mag-diversion, pwede siya mag-final slash. Pero kapag tumalo na rin dito si Sensui, pumasok na rin dito si Edward, parang ang hirap isipin ko, ano nga ba talagang mas magandang gamitin na IMU? So, isa din sa mga dahilan kung bakit nahihirapan dito yung Minana Evos was yung formation ng Blacklist is talaga nasa likod lang si Oheb. Pwede siyang pumasok anytime, pero pagka na-target siya, nandun si Haji, nandun si Maluyi, nandun si Yue, ayan, Yue kasi nasabi ko kanina. So, kita nyo dito sa rotation ng ni Haji na talagang more on support sa may middle lane, more on fast clearing kasi double mage sila eh. Magical damage din yung Kaja. So, bagong Blacklist ang ating nakita. Iba ang nagising na rotation for them. At I'm liking itong bagong Blacklist, no? Kumbaga, tapos na talaga ang UB days nila.